Freedom itlog. Nalagay natin sa fried rice. Pinirito muna ang itlog. Itlog. Masarap bang magluto? Siyempre, maraming kwentuhan eh. Nakakalibang eh, no, Ate MJ? Habang may nagluluto, may kukwento. Ay, nakita pa ako pasto doon, oh. Oh, ganyan pala. Kailalim. Oo, naku, kailangan, luto na yan. Pauto. Naalala ko, Jay, nagka-tubig lang kami. Meron pa doon suka, Ate. Sa probinsya namin. Meron pa doon suka. Grade 5 ata ako na may sariling faucet talaga. Ganyan din kami. Ano pa yun? Yung tubod, yung galing sa forest talaga. Kapag nga, di bomba daw eh, Ate Flor. Di bomba sa amin. Sa amin, di bomba. Sa forest, galing. May tubo na talaga malaki. Parang nag-fund yung local government namin doon. Para, kasi okay. Kawawa kami sa loob talaga. Kasi sa paborensya, di ba, tita? Di ka na pwede magtayo ng bahay na hindi mo lupa. So, ang layo-layo ng kapatid bahay mo. Kasi ano? Per lupa. Ah, kaya, sinasabi ko nila pag... Pag malakas ang boses yung makipagkwentuhan, ibig sabihin yung taga-bupin ka. Kasi nga, malalayo daw yung kapitbahay mo. Ayun, ganun daw mga taga-bupin. Yung pala yun. Akala ko dahil... Ate, akala ko dahil kapampangan. Hindi. Yun yung nagsisahay na taga-bupin to. Ang naglagay sa akin doon. Nag-appoint sa akin na doon ako kay Kuya Jomar. Napatungan na lang sa amin kasi isang babae lang ako. Kami walang magdudrawin sa amin dito. Oo nga, alis si Kuya ano. Kuya Bindu ako, si Nanay Salome, si Nanay Leonie. Kulang kasi Ate Cory. Kulang kami na. Si Ate Cory. Kulang kayo na. Kulang na kami kasi si Kuya Eric alis na. No? Alis na si Kuya Eric nga pala. Ano na lang, lipat na daw ako sa kanila, Dok. Oh, sige, magpaalam. Oh, okay. Ano, bakit ka doon nilipat? Ay, hindi na lang daw. Bakit daw ba nang nilipat? Hindi, marami na yung box eh. Akala ko apat lang sila eh. Ito naman kasi siya rin ang nag-decide na box ang gusto niya. Nagtanong kaya ito, sinong gusto? Wala, wala talaga akong idea kung bumubo ba yun kasi hindi ako nag-backrib do. Wala akong idea kung ano yung pinag-usapan. Maganda din kami niya eh, niya ikaw. Para may katulong ikaw. Ah, doon na lang daw ako sa paano naman ako? Ikaw. Ikaw. Alam mo yung sarili mo. Hindi, magiging katulad na lang. Hindi po ano daw, pinigyan ko sila ng reviewer. Tapos sabi ko, basahin ito, simplified na ba? Sabi ko, puro sila ganyan, puro sila ganyan. Sabi ko, ano, kumusta na yung review ng evening? Si Kuya Jopar, puro sila ganyan. Ay, araw-arawin mo. Ako nag-aaraw man ako dyan sa mga box. Araw-araw yan. May comment tayo sa kanila, di ba? Araw-araw. Pero ano sir, no? Masyado silang... Active sila? Alam mo, marunong na sila mag-pray ng ano, word of God. Nahihiya lang. Masarap silang turuan. Maganda silang turuan. Turuan kasi... Ano ba? May ma... Ano yung eagerness? Eagerness nila. Teka, ito ko, Dishon. Say happy being. Kami na lang yan. Basta kasi magkaiwalay kayo kasi sumakumlaude. Paano? Hindi pwede nga no. Wow, ang bango. Sila lang si ano, Doc. Kanina eh. Bye. Ate, God bless. Salamat na marami. God bless mo. Ate, salamat sa inyo, ha? Salamat sa Kuya Ronnie. Salamat sa maraming luto na. Eto, grabe ang sipag sa pagluluto. Magpasalamat ka sa bangus. Sa bangus. Ate, Mamiya. Sa pag-kiss-kiss ninyo sa lutoan. Nay, salamat sa pag-hilot, Nay. Ay, ako sa susunod. Hindi ko kumain din, eh. Kasi, ano, Kuya P. Kuya P. Nakala ko nagluto ng spaghetti. Oo nga, may nag-boil ng spaghetti. Kay Kuya Yuri daw yun, binabaon niya.
Puyuli sa iyo, ano? Pasta na, binabaon mo? Anong nalagay mo? Parang ano? Carbonara. Si Kuya Yora, parang anong? Diligan ang aking halaman. Araw-araw na niyan dinidiligan, Dok, pero isang galon na lang kasi yung ate, isang galon na lang kasi ididilig na doon para good for one week. Hindi, ate, ang gawin mo, magdala ka na lang tubig doon para pag dinaanan niya, madali nang. Oo. Ganun ang gawin mo, magdala ka ng balde doon. Eh, paano dyan, pag hindi siya nadaan? Dinidilig ko, may down pa nga eh. May downy. Good luck. Ang galing. Sino yan? Ang cute naman. Ang galing. Bibigyan mo, galing kaya. Ano po, yung pamangkin ko, sobrang laki na. Ate, alam po na nung binilig niya dyan. Tasty. Matamis ang ano niya natin, Bing. Bakit? Ilang gam? Sarap naman yan, Kuya P. Ala, ito ba ching-ching na? Ito siya doko. Ang cute. Ilan taon na yan? 2 years. Ilan? 10 months lang, Dok. Parang kailan mo na inano yan? Ay. Tangkat na bata yan eh. 10 months ang cute, lang. Cute. Hello. Sorry. Ang cute-cute mo naman. Mikaela Bot. Nahunga na. Wala, may pagkain pa dito. Ang layo ng pamangkin ko dyan. Oo. Ang laki-laki ng pamangkin niya. Magkaedad lang yung pamangkin ko sa pamangkin niya. Asan? Kapatid ko. Kaila dyan pala yun. Yung kanin doon natira. Tapos yung pamangkin ko. Ay, ang sarap na ito. Oh. Tingnan mo yung pamangkin ko. Kung tuwa si Kuya J.L. niya, ang ganda ng pamangkin ko. Kasing ikat lang. Grabe, kasing ano mo ate, kasing ganda mo. Kapatid mo yun? Pinsan ko po. Paganda ate. Oo. Yan, si Baby Juju. Parang Chinese. Tignan mo. Ganun talaga kami. Oh, laki niya, Doki. Tingnan mo yung... Oh. Kasi nag-Viking sila ngayon kasi birthday ng lola ko eh. Wow, Viking! Wow, ang ganda! Ito yung pinsan ko. Pinsan niya. Paganda! Pag nag-ayos ka pala, ganyan kakaganda! Yan yung tita ko. Yan yung tita ko na galing US. Ay, ang ganda. Pinsan nila. Bakit pa yan? Uncle ko, yung papa ng pinsan ko. Ito parang pinsan din ata nila. Ito yung papa ko. Purong ano, mukhang mayayaman talaga kayo, tiya. Hindi, hindi mo kami restaurant pa lang, first class na eh. Hindi kasi sa birthday ng lola ko yan. Ang birthday sa Vikings, Doc, free ang ano, ang birthday celebrant. Pumunta ako doon, pagka mahal-mahal, umatras kami kasi ang kasama ko, 14. Hindi, ang ano na, ay... 8,000! Ay, mo! 8,000! Ang maya, tuloy ako sa nanay ko, kasama ang nanay ko, 14 kami. Ang binigay ng pera sa akin, 8,000 lola ko, tita. Ay, oo nga, oo, nag-take. Ito yun. Ito yung lola ko, 86 years old. Tapos ito yung... ate niya, 97. Dalawa na lang sila kasi natira. Kaya nag-reunion ang Manuel. Ne, ang ganda naman, oh. 97 yung isa niyang ano, ate. Sabi nga ni Kuya May, tatlong taon na lang makakatanggap na gustong 100,000. Hindi ko alam na ganun pala. May ay, may ganun pala, oh. Nako, bigyan mo ng masarap na pagkain niya para umabot pa ng 100. Bigyan mo, nakaganyan pa. Sabihin mo, mag-pray ka ng Psalm 91, ha? Long life, para abutin ng 100. Imagine mo. Mag-report sa DSWD. May 10,000 na kulang? Ay, 3 years. 97 yung isang lola ko. Ang papa ko, 94 pa. Ang lola ko, 86 pa. Papa mo? 94 na, Doc. Lo. Ano yun? Long life. Oh, amen. 94 ang mapapa niya. Oh, galing naman. 94 ang papa. Wow. Oh, malapit na rin. Ano taon pa? No, supplyan mo ng maraming malunggay yan para abutin pa ng 100 plus. Tanggap ka ng 100,000. 100,000 daw, sabi mo. 100,000 yung diluloy. Malaman, diluloy na sila nung ano sa ano? Ang dami na ginawa ng Duterte. May bago na naman. Ano nga yung bago ngayon? Yung PhilHealth, Doc. Ano? PhilHealth, Filipino. Lahat ng Pilipino. Kahit hindi ka nagbayad? Oo, lahat-lahat. I-register na kayo lahat. Register na lahat ng PhilHealth. Automatic na. At saka yung OFW na may savings na ano nila? Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Tagumpay talaga ni Duterte, no? Ang dami na din yan. Gamit talaga. Gamit talaga. Pero may naka, may gustong-gustong pa, law ngayon ng Davao na ang saya-saya ng nurses at doktor. Ano? Yung pag nagda-drive ka, tapos na-aksidente ka, at nalamang lasing ka pala, wala kang lingap. Kasi meron yung lingap para sa mahirap. Meron dun sa Davao eh, na pag mahirap ka, sasagutin nila yung ano po, expenses mo sa emergency. Pero ngayon, pag na-aksidente ka, kasi ang daming cases na ganun sa aming tatay na na-aksidente, eh yun pala, nakainom, lasing. So ngayon, ang ginawa ni Inday Sara, pag napatunayan lasing ka, hindi libre ang treatment mo. Ganda yun. Tama naman yun. Ayos. Libre. Ala. Ay, bawal doon ang ano. Hanggang 12 midnight lang yun. Talaga? May curfew na. Malinis talaga ang Davao. Walang drugs doon. Meron, tita. Meron talaga. Meron talagang drugs. Pero ang nangyari kasi is, syempre, simula nung talagang naging more strict talaga si Duterte. Eh, syempre, yung iba, matatakot na. Lalo-lalo na may nakikita, may nalalamang namamatay, may mga namamatay. Pero kasi, lalo pa daw mag-ano si Duterte ngayon sa drugs. Kasi, kaya nga yung tinatawag nilang tokhang, tita, is ang meaning yun is, sa Bisaya is tok-tok-hangyo. Tok-tok means, kakatukin ka sa bahay mo, hangyo, pakikiusapan ka, nabumigil ka. Kaya sinado siya offline, tokhang, kasi ang plano nila, which is totoo talaga, kinakatok talaga nila, nasabihin nila, kakausapin nila yung taong alam nilang nasa listahan ng nagbebenta ng droga, papakiusapan nila magbagong buhay. Bakit naman ang nangyayari yung ibang tok-tok lang, tokhang eh nagpapatayan ah? Yan lang din ang hindi ko maano. Nagba-violent reaction sila, tuloy nagkaroon ng ano, no? Yun nga yung ano eh, tawag nito. Ang ginagawa kasi ng sarong hang, pakiusapan ka, tapos bigyan ka kuya ng Yuli, yung sabaw. Kuya, yung sabaw daw, Kuya Yuli. Tapos pag hindi ka susunod, yun na yun, ang kasunod. Yung sabaw. Patay na. Iinit natin yung sabaw ko. Naalala ko, tita, nung nag-aaral ako ng high school. Kasi nakatira ako sa Boulevard, which is napaka-rampant ng andon, mga drug pushers doon sa amin. Di ba, Ate Bing? Oo. Doon talaga. Yung Boulevard talaga na yan. Di ba, nag-aaral ako sa isang Catholic school. Oo nga, no? Tapos, lahat naman, alif ko niyan. Tapos, may isang time, ang subject namin is Christian Living. Christian Living. Tinanong ako ng, ano, doon tayo. Tinanong ako ng teacher ko. Sabi niya, Miss Aguetas, total taga Boulevard ka. Kasi syempre against sila doon. Against sila doon sa 'di ba nga pinapairal nila yung human rights. Against sila doon sa hindi mo masyado kasi maganda ka eh. 'Di ba against sila doon sa may nababalitang namamatay dahil sa operation kasi lumaban daw. Eh, ang sabi ng pamilya eh, hindi naman lumabas, wala na mga binibentang droga. Totoo ba talaga? Ang sa akin naman, kasi ako, laging honest lang ako sa teacher ko. Sabi ko, ma'am, yung tinatawag nilang offline tokhang, talagang na-witness ko yun, na officials, naka-uniform, nakikita ko talaga, pumunta sila sa mga bahay-bahay at pumatok at humingi na. Kumakain ng spicy. Okay lang. Talagang nakiusap, natubigil, magbagong buhay. Not just once, not just twice, kundi three times hiningian. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari after ng third time na hindi pa rin nagbago at nagpatuloy pa rin yung tao. Once you're addict, addict na. Yung pinasabi naman nilang, yung pagpapatay na, eh wala akong ebidensya na pinatay. Marami magla-like nito. Ang ganda ng topic. Pinapatay. Sabi ko ganun sa informative. Teacher ko. Kasi alam ko, agans naman talagang sila daan sa ganun. Pero sabi ko naman, kaya hanggang doon lang talaga ako kasi wala naman talaga akong alam kung ano talaga ang nangyari behind doon sa mga killings. Tapos,
naging issue pa yung ano, yung, di ba, naalala mo, tita, na may isang kinidnap na babae from other country yata yun. Kasi may deposit na malaking pera sa kanya galing labas. Masarap pa kausap ito eh. Marami kang matututunan. Ayun. Tapos, anong alala mo yun, Ate Bing? Yung hindi niya kasi ako makausap doon sa bahay ng ganyang katagal doon. Ganun ba? O, kasi kausap niya si Erwin. Hindi mo, ano, mas shooting niya yung babasa. Ah, lagi tayo mag-usap. Naka-duty naman kasi tayo. Hindi nasabayan yung kadaldalan niya doon. Ate Bing, ano nga yung ano, yung sa bangko? Ah, sa tawag nito. Laga o malma yung alam ko yun, yung human rights nun, kasi nag-orders. May yung kasi ito, Tete, nun. Oo, nag-order kasi na ng shoot to kill, Doki. Eh, tapos, maraming na ano, bakit naman ganun ang order niya, shoot to kill. Na may right pa naman ang mga suspect. So, ang respond nun ni Duterte is ano, I would rather lose the life of the criminal than lose the life of an innocent citizen. Kasi nga may mga tao din naman na isinusente doon sa loob ng bangko eh. So, sabi niya, yung mga suspect may madalang baril. Sabi niya ganun. Kung hindi ko sasabihin ng ganun, baka yung mga innocenting tao pa ang mamatay. I would rather lose the life of the criminal than lose the life of the citizen. Mabait naman siya doon, kaso nga lang talaga, minsan. Kamay bakal. Oo. Tama naman. Pero kung kamag-anak mo yung ano, masakit yun talaga siya. Yung point doon eh. Maraming taong nagsasabi, yun lang dapat, patayin na, nagisin na, ganun. And tapos yung iba naman, syempre yung mga family talaga, sasabihin talaga, ano, ninakaw yung human rights ng ano, kasi dapat tinatrial, dapat yung justice dapat umiiral. Kumbaga, pinatay daw ni Duterte yung justice ng Pilipinas. Kasi nga, oo nga, suspect nga siya, criminal nga siya, pero hindi naman dinaan sa proper justice system. Yung ganun. Eh ako naman, hindi kasi ako masyado maano sa politika. Wala ka pang alam niyan, ha? Hindi. Doon lang yan sa amin, doon sa Davao. Pero, totality, hindi ako masyadong maano sa... Ang dami pong natutunan, ate, ha? Enjoy na enjoy ako sa ano. Siguradong ang mga YouTubers natin ito matutuwa. Kuya Pig. Kuya Pig. Kasi ganun ang topic. No, informative man ang nangyari sa araw na to. Kuya Pig. Sobrang ano, sobrang galing. Ano pa ate, tungkol sa Davao? Ano yung talagang tungkol sa Davao? Matutuwa yan. Ano sa Davao? Alam-alam yan, magkikipastor yan. Oo. Oo, pwede te. Kasi ano pa bang maganda sa Davao? Kasi ano ba eh? Mahal na ba yung lupa doon para makabili ka? Ganun pa sa salita eh. Oo. Yun ang ano yung pastor. Oo nga ate. Nag-ano ka ba? Nag-supervisor ka ba sa school? Kasi kita sa ano mo eh, na... Supervisor? Madalda lang talaga ako, tita, kasi mana ako sa papo ko. Talaga? Oo, sobrang napakadalda. Tulad si Pastora doon sa... Yun nga yung sabi nila pag nag-historya ako. Kasi nga, gusto din ako mag... For example, may ganitong nangyari. Tapos gusto ng mama ko na ako mag-historya. Storya? Detalyante yung... Oo nga, ang ganda nga, ang galing, matalino. Sabi ko na... Eh, mama, ganun ang nakita ko eh. Sabi ko gano'n, talagang lahat ng detalye sasabihin ko sa'yo para mas maintindihan mo naman. Kasi mama ko hindi masyado. Which is, sa papa ko yung galon. Sa papa mo, ikaw nagmana? Sa papa, no. Pagdating naman sa supervisor, kapag hindi ako... Sa as teaching, ayaw mo? Hindi, magiging ano yan. Sa ganun naman, Dok, eh di ba naman lahat naman tayo dumaan sa ganun, sa pag-aaral, na lahat kayo is magsasalita, magre-report. So, ganun lang din naman yung na-experience ko. Siya, sa inyo to siya, binalot ni, kanina ni Erwin. Sweet naman.
Ay, tumulo ba? Parang. Oh, sige, inap na muna.